Taksil. Yung masakit na salita, lalong-lalo na sa mga tao na hindi marunong tumupad sa kanilang trabaho, sa kanilang kontrata, at sa mga sekreto ng organisasyon at lalong-lalo na ng pamilya, sekreto ng pagkakaibigan. Taksil ang tawag sa mga taong ito. Betrayal is an act of revealing the secrets and also a departure to a legal, valid contract. Dalawang klaseng taksil ang makikita natin sa mundo at lalong-lalo na sa ating ebanghelyo. I think this is one of the saddest gospel that written by John. When Jesus himself was betrayed not only once but twice, but no longer or no other than his own circle of friends and apostles. Kaya nakakalungkot kapag mapagtaksilan ng isang kasama o ng isang kaibigan. Masakit para sa isang asawa, babae man o lalaki, na pagtaksilan ng kanyang asawa. Diba? At ito dahil siguro sa unang bahagi ng pagtataksil, dahil sa pagmamahal na mundo o sa kamunduhan, o maaari din sa pangalawang bahagi ng pagtataksil, yung ayaw masasaktan at sa sobrang sakit na dinaramdam. Kaya magtataksil. Mga kapatid, sa dalawang bahagi ng pagtataksil sa ating ebanghelyo, sa pagtataksil ni Judas, ito lahat ay dahil sa kamunduhan at greed sa mundo. Taksil si Judas dahil ipinagbibinta niya ang ating Panginoon sa 30 pieces of silver. That is the worth of Jesus. Just 30 pieces of silver. At kung nagawa ni Judas itong pagtataksil because of greed of money, because he's a thief, marami din sa atin ang gumagawa nito. Kaya marami din sa atin ang mga taksil, hindi lamang sa mga mahal natin sa buhay, ngunit higit sa lahat sa Diyos. Dahil kung minsan itinabi natin ang Diyos para lamang sa ating kamunduhan, kung minsan nakakalimutan natin ang Diyos, ipinagpalit natin ang Diyos sa maliliit na bagay,
na ginawa ng mundo. Naging taksil tayo sa Diyos. Pangalawa, naging taksil tayo sa Diyos dahil sa sasakit at sa sakit na ating dadamdamin. Katulad ni Pedro, naging taksil si Pedro dahil ayaw niya masaktan. Peter denied our Lord before the cockcrow 3 times. When somebody identified him to be a companion of our Lord, anong sabi ni Pedro? I do not know him. Ganun din tayo. Sinasabi natin na hindi natin kilala ang Diyos, lalong-lalo na kapag mayroong mga sakit na dumarating, mayroong kamatayan na dumarating sa ating buhay. Sometimes we get angry with God and even deny God, the presence of God. Kaya ayaw na natin magdasal, ayaw na natin magsimba, ayaw na natin humingi sa Diyos. What a betrayal. But then the difference between Judas and Peter is that Judas turned to despair after knowing the truth, after knowing his sins. He was in despair and took his own life. Whereas on the other hand, Peter, realizing that he denied our Lord, come to his own senses and realize that he committed blunder in his life, that he betrayed the Lord. And that is because he loves so much his own life. It was life-threatening situation. That is why when Peter realized all these things, he asks for forgiveness. And God forgave him. Lahat-lahat tayo mga taksil. Lahat-lahat tayo ay pinagtaksilan natin ang Diyos. Huwag nating gayahin si Judas. Because Judas did not repent. If only Judas repented, certainly God will forgive him. After all, Jesus came in order to save each and every one of us. Jesus came in order to forgive all our sins. Just like Peter. Gayahin natin si San Pedro. God the Father is a compassionate and merciful Father. His love is unconditional. Anuman kalaki, anuman kabigat ang ating kasalanan, if we ask for forgiveness deep in our heart and try to recover ourselves, our life, by trusting and by returning back to God faithfully, then we gain
forgiveness. Ito yung napakaganda sa celebration natin ngayong linggo. Why? Because God is giving us time to recognize our weaknesses, to recognize our limitations, to recognize once again that we have sinned, and we pray and we betray God. But returning back to Him, to the offering of that beautiful sacrament of reconciliation, asking God once again to forgive us our sins, then we celebrate together with the resurrection of our Lord on the third day after His death, our very own resurrection. We gain our forgiveness. We gain our life.